The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Since it was preparation day, in order that the bodies might not remain on the cross on the Sabbath, for the Sabbath day of that week was a solemn one. The Jews asked Pilate that their legs be broken and they be taken down. So the soldiers came and broke the legs of the first and then of the other one who was crucified with Jesus. But when they came to Jesus, and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one soldier thrust his lance into his side, and immediately blood and water flowed out. An eyewitness has testified, and his testimony is true. He knows that he is speaking the truth, so that you also may come to believe. For this happened so that the scripture passage might be fulfilled. Not a bone of it will be broken. And again, another passage says, they will look upon him whom they have pierced. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dugo at tubig. Dugo at tubig. Ito po ang mga lumabas sa sinibat na tagiliran ni Jesus. Blood and water. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng banal na puso ni Jesus o ang Sacred Heart of Jesus. In front of us, we have an image here of the Sacred Heart of Jesus. Unawain natin kung paano naging banal ang puso ni Jesus sa pamamagitan ng dugo at tubig na siyang lumabas nang sibatin ang kanyang tagiliran ng sundalo habang siya ay nakapako sa krus. Dugo bilang simbolo ng buhay. Noong panahon ni Jesus, ang dugo ay ginagamit sa mga pag-aalay mula sa mga pinatay na hayop. Ito po yung nagiging sakripisyo bilang pagpapakita ng pagsisisi sa nagawang mga kasalanan. Dugo bilang simbolo ng buhay. Samantala, ang tubig ay simbolo ng paglilinis. Naalala niyo ba yung kwento ni Noah? Noah's Ark? Anong nangyari doon nung umulan, 'di ba? Kaya may barkong pinagawa kasi magkakaroon ng matinding baha. Ang baha ang siyang tumupok sa mga makasalanan na naging paraan ng paglilinis ng mundo ni Yahweh. Tubig bilang simbolo ng paglilinis. Ang tubig din ang ginamit sa binyag. Ginamit sa binyag ni Juan Bautista para maging paglilinis sa ating mga kasalanan. Kung pagsasamahin natin ang dugo bilang buhay at ang tubig bilang paglilinis, nangangahulugan ang puso ni Jesus ay banal ay dahil ito ay may buhay na malinis.
o malinis na buhay. Hindi ba ganito sa panahon natin ngayon kapag ang isang puso ay may bahid o hindi malinis, lumalabas at nakikita sa buhay? Kapag ang puso binahira ng mali siya, sigurado nakakagawa ng mahalay. Kapag ang puso ay nadungisan ng kasalanan, makikita na masama ang buhay. Kapag ang puso kinikimkiman ng galit, nagkakaroon ng isang buhay na magulo at walang kapayapaan. Kaya kung babalikan natin ang puso ni Jesus bilang ugat ng isang malinis na buhay, kahit anong galit sa kanya ng mga Pariseo, kahit anong pagtataksil sa kanya ng kanyang mga alagad, kahit sinibat o sinaktan ng literal, malinis ang kanyang pamumuhay. Malinis din ang lumalabas sa kanyang puso. Mga kapatid, ito po ang aral ng kapistahan ng banal na puso ni Jesus, na ang may malinis na puso, sigurado, malinis din ang buhay. At kapag malinis ang inyong buhay, hindi lang malinis ang puso, kundi magiging banal katulad ng kay Kristo. Amen.